nakapasa lagi doon is ano lang, dalawa, isa, minsan sa isang taon wala, sa isang taon dalawa, sa isang taon isa lang, yun ang nakakapasa. Pero mga graduate ng cum laude, yun ang nakakapasa. So when the time, when yung time na yun na yung invite ako ng isa nilang a professor or head nila doon, sabi niya sa akin na to have the review, try the Tungawan. Tungawan kasi yung pangalan ng school, Tungawan Wemsu. Extension na siya ng school ng main campus namin sa agriculture. Sabi ko pa, sige, I'll try. Kasi dati ako sa Basilan ako eh. Ganon. So, sige, try ko. Ganon. Sabi ko ganon. Tsaka online. Kasi nakita niya kasi yung ano, yung kakayahan ko, yung kapabilidad at tsaka ability ko. So, yun. Tinry ko siya. No, so, naging effective naman for 8 months na pagsasama namin. No, so for 8 months na pagsasama namin, nag-build na yung relationship doon, no. Nag-ano na kami, ang tawag diyan, hindi nila ako iniwan until the end of the class. Tapos nagkaroon ng mga misunderstanding because of the rumors na nagsasabi daw na dito yung mag-holiday din, sir. So, yung, syempre, nagpapaalam sila, okay, gusto niyo mag-rest? Kasi ganun ako eh, ayoko yung, ano, pag nafe-feel ko na yung mga students ko face-to-face. Kasi, kung sa face-to-face kayo, lahat, sigurado akong pressure din kayo sa face-to-face kayo. Bakit? Alam niyo kung bakit? Kasi hindi ko kayo papauwiin nang wala kayong nalalaman. Hindi ko kayo papauwiin nang walang alam. Yun. Hindi ko, kasi may pinapagawa ako sa kanila and kailangan nila yun i-ano sa akin, tawag doon? Individually, no? Sinasabi ko sa, okay, bago kayo lumabas, ito yung gagawin ninyo. I-memorize niyo itong 10 scientific name na ito. Yun, i-memorize niyo sila. So, early in the morning, binibigay ko na yan. So, during the class, while they are listening to me, they are memorizing the scientific names. Ganun din ginagawin na every time, pag lunch, ganun. Para pagkahapon, bago sila umuwi, no? At least alam nila yung scientific names. Hindi sila aalis ng walang alam. Hindi sila uwi ng walang alam. Kasi ayoko nang ganun na uuwi ka ng walang alam. Graduate ka ng college na walang alam. Masarap talaga suntukin pag ganun. So parang ayoko ganun kasi parang nagsasayang ka lang ng pera. You are wasting money, time, and effort. Ayoko nang ganun kasi yan ang ugaling Pilipino talaga. Pero ayoko nang ganun ugaling Pilipino. Ibahin natin, no, yung dapat yung ano nang nakaugalian natin, yung like traditional way. Yun ang gawin natin, yung dating panahon paano nagsimula, no, si Jose Rizal. Parang ganun ba yung parang sa kwento ni Jose Rizal. Ganun. So yun. So kailangan tayo, no, mag-effort tayo, no, kasi we are wasting, we are investing money. So once we are investing money, so we put pressure and effort on that. Pero wag masyadong over-pressure, ha? Baka kasi mapraning kayo. So, yan, in my class, that's why wala naman nag-attend ng face-to-face students ko. Siguro na ano na sila, nagpasarap muna sa kanilang bakasyon. Kasi nga, yun. Hindi ko sila pinauwi doon sa dahil sa post-test. Umabot kami ng 6 p.m. sorry. Umabot kami ng 6 p.m. Grabe daw talaga si Sir Angelo. Wala akong magawa. Wala akong pakialam kung anong oras kayo uuwi, no? Ang importante sa akin ay marami kayong natutunan. Hindi niyo ako pagsisisihan. Hindi niyo pagsisisihan na nag-enroll kayo sa akin at the end of the time, no? Sabi dun, actually, no, out of 28 students sa face-to-face, 14 po yung nakapasa. 14 yung nakapasa. Ibig sabihin, some of them are newly graduates. Some of them graduate ng 2000, year 2002, 2005, yung mga matanda na, yun. Tsaka, some of them are last chance taker. Ibig sabihin, 3 times na nila magtitig. So, yun. Binuhos nila lahat. Sabi ko sa kanila, pag hindi ko kayo bigyan ng attention, ang tendency babagsak pa rin kayo. O yun. So that's why I'm asking if you are a second taker, if this is your last chance, no. Yun. Alam niyo ba yung ganyan, dapat pinofocus yan ng mga instructor. Yung mga dapat lagi kayong ina-update, lagi kayong tinatanong kung kumusta. Ganon. Okay? So yun. Kaya kumusta sa lahat yan? Hopefully hindi pa kayo na-stress. Okay, huwag kayong ma-stress masyado, ha? Kasi hindi pa final coaching. Ma-stress na kayo pag final coaching. Pero mas maganda, alam niyo, mas maganda, na-stress na kayo ngayon
kesa pag final coaching. Yun ang pinakamaganda talaga kasi during my time, mas na-stress ako during the review. Pagdating ng final coaching, ang chill ko na lang. Super, ang chill ko na lang. Sabi ko, ay, nadaanan ko na yan. Alam ko yan. Ganun ako final coaching. Ay, alam ko to. Hintay lang. Parang nare-retain na yan. Naalala ko na. Ganun na yun eh. Pag final coaching, yan ang totoong review sa final coaching. Ito, itong ginagawa natin, klase na talaga to eh. Klase na talaga to sa spoon feeding to eh. Itong ginagawa natin, klase na talaga to. Kaya sabi ko sa kanila, pag ang totoong review is yung final coaching. Kasi dadaanan mo na lang. Ay, alam ko na yan. Yung sinasabi ni sir, alam ko yan. Ay, alam ko na yan. Naalala ko yan. So, that's the true chill-chill lang. No, pag final coaching, maaga nang natutulog. Ayun. So, alas 10, natutulog na. Tapos, early nagigising. Tapos, pinapanood yung recordings. Inaalala lahat. Oh, so, yung mga mali, no? Yung mga mali mo, kinatinatama. Tapos, yung wag mo din alalahanin yung pain na, yung sakit na, yung naramdaman mo sa kanya. Wag mo na yung tama na yun. Move on na, ha? Move on na. So, marami namang ibang dyan. Okay? Bakit hindi nakasama si ma'am ano ngayon? Actually, you have new classmates. Supposed to be dapat nakasama siya ngayon. Gabi. So, yun siya. Si ma'am Erica Joy Valbuena. Hindi online si ma'am. Okay. So, let's start. Madami talagang kinikwento si sir, no? Again, last na talaga. Okay. Advice ko sa lahat, no, to settle commitment. What do you mean by settle commitment? If you have boss sa work, you tell your boss na nagre-review ka. Para at least kung may mga trabaho, lesser lang yung bibigay sa'yo. Pero pag may mga importante, so gawin mo yun. Okay? So, second is that ang gawin mo, i-less mo yung commitment. Huwag mo na magpa-party-party, ganon. Punta sa party, punta sa disco, huwag mo na mag-iinom, ganon. Tapos, iwasan mo na yung bonding. Pag may family bonding, ganon, magpa-unwind ka. Pag may family bonding. Kasi minsan nagpa-family bonding tayo, like, punta tayo sa dagat, sa bundok, mag-unwind ka. Then sabihin mo yung parents mo na, I want to unwind kasi nagre-review ako, ma, ganon. Or you can say, no, ma, kasi ma-importante akong tapusin ngayon. So, they will understand. They will understand because at the end of the time, they will see you na, grabe yung anak ko. Grabe yung anak ko. Napaka-effort. Nakita ko yung sakripisyo ng anak ko. Pag nakita ka ng parents mo, tapos nakita niya yung pangalan mo sa board exam, dun sa mga role of successful examinees, you know, my mother was crying. She was crying to see my name. Ma, isa na ako sa list ng Google. Sabi ko gano'n. Sikat na po ako. Sabi ko gano'n. Sabi ko kay mama. Tapos sabi ng mama ko, yun, nag-sorry siya. So, time na sinisipa niya ako gano'n. Kasi hindi na ako sumasama sa mga banding nila. Sabi nga sa akin ng nakasama ko, KG na daw talaga ako. Sabi ko, hindi. Nag-focus ako sa exam namin. Because agriculture exam is not easy. It's not easy. Kainin niya talaga ang sinabi niya pag madali lang exam. It's not easy, promise. Ang hirap, super. So, kaya sabi ko sa sarili ko, kailangan ko mag-focus. Sabi ko, ma, hindi ako matalino. Pero I will try my best kasi ayoko ipahiya yung pamilya natin. Yun ang sinabi ko talaga. So, sabi ng parents ko yun. Actually, ako umiyak din ako. Sumiga ako ng malakas kasi 2 a.m. namin. Ay, 3 a.m. pala namin nakita yung list. So, sabi ng may tuwawa kasi yung classmates ko na unang nakapasa, sabi niya pa sa akin na ang daming nag-chat, daming nag-text na nakapasa ako, ganun, congratulations, ganun. So, I got a high score, ganun, I got a high rating. So, I'm so happy talaga. So, hindi ko pala nakikita sa inyo, no, yung ano ko. Sige, siguro pag-introduction ng agricultural economics, mag-i-introduce ako sa inyo. O, ano yung mga nangyari sa akin? And then, ano yung way of my, ano, of my study and then ilan yung ratings ko para makita ninyo bulaga. Ayun, para makita ninyo bulaga. Sir, so is that true? Yes, that's true. Yan. So ayun, actually ang pinakamahirap sa akin, pinakamasakit sa akin during nagre-review ako yung sinisipa ako ng parents ko, yung mother ko. Kinakarate na ako ng around 2 a.m.
kinakarate na ako ng mama ko. Yung mama ko is natutulog sa sala. And then, may wala pa kasi akong room before. Nasa sala ako nagre-review. So, may table doon, tapos may lampshade. So, every 10 p.m. or 11 p.m. natutulog na yan sila. So, my mother was sleeping. And then, natutulog talaga siya lagi sa sala. Kasi masarap na matulog sa sala kaysa sa loob ng kwarto. Kasi pag wala ang father ko, kasi nasa OFW yung papa ko eh. So, hindi siya lagi natutulog sa kwarto. Natutulog siya sa sala. So, sabi niya, doon na siya matulog kasi andun ako nagre-review. So, gusto niya ako matulog around 11, dapat natutulog na ako. So, hindi ako makatulog ng around 11 kasi yung sa utak ko is magbabasa ako, magre-review ako at marami pa ako kailangan tapusin. Ganun, until, pag napansin ko siya na parang gumagalaw, no, nagmamaanga na ako na nakatulog ako dun sa table ko. Yun na lang ginagawa ko. Tapos, pag hindi ko siya napansin, pag nakapag-focus ako dun sa binabasa ko, tapos pag nakita niya pa akong gising ako, sinisipa niya ako. Ganon. Ganon yung mama ko. Kasi 2 a.m, gising na gising talaga ako. Like super gising na gising ako. Kasi I was, you know, nagkakape kasi ako. Tapos ang daming kape, naubos ko. So, it's a native coffee na walang sugar. As in like puro yung iniinom ko. So, ayun, ang daming kape. Tapos, hindi ako makatulog kasi yung utak ko talagang nagpro-process. Tapos, marami akong chocolate sa aking table. Ayun, so, sabi ko pa, parang ang hirap naman matulog nito kasi ang dami ko pang basahin. Nagahabol kasi ako sa mga So, wala pang ganito dati. Walang ganito, walang online na ganito. Wala. Dati, wala talaga. So, ngayon lang to nangyari. So, yun, you are very, blessed talaga, guys. Bless kayo. I know that God used me as instrument, no? Kasi para makapasok kayo. Yun, gusto ko 100%. Yan. 100% of my class will pass the board examination. Declare natin. Say amen. Amen. Declare natin, ha? Declare natin. Amen. Declare natin kay God na 100% makakapasa tayo. And may magtatap. Magtatap na ba yan? Magtatap na. Oops, my students told that always to me. Sabi ko sa kanya, isi-share ko yung video sa inyo. Sabi ko sa kanya, around 2 a.m., nagre-review pa siya, tapos tumuog bukas morning. Pagka morning yan, ang exam na, 2 a.m., gising pa siya. Hoy, matulog ka na. Ayaw ko matulog, sir. Kailangan ko pa ito basahin, sir. Tapos napinggan ko pa yung mga recordings mo. Sige, matulog ka na. Kasi exam mo bukas, baka makatulog ka. Sige, hindi, sir. Kailangan ko pa ito tapusin. Ayan, sabi ko sa kanya, pagka morning, nakita ko siya, gising na gising ang mata. Yung talagang dilat talaga yung kanyang pupils, makikita mo talaga yung pupil. Ganun talaga. Sabi ko, oh my God, anong nangyari sa'yo? Sabi ko, sir, ito na talaga yung gusto ko talaga, kasi magtatap ako, sir. Sabi niya, gano'n, magtatap na ba yan? Sabi niya pa, yes, magtatap na. Gano'n, laging students ko. Yung motivation, magtatap na ako, sir, magtatap. So yun, pumasa siya sa board exam. Hindi siya nagtap, pero pumasa siya. Imagine that kind of motivation. Pero magtatap ako, sir, magtatap ako. Yung declaration niya, kasi last chance niya na yun eh. Pang third take niya na yun. Sabi niya sa akin, magtatap ako, sir. Last na to, siguruduhin ko na to. Ganun. So, yun. After a week, she invited me to lechon. Kumain ng lechon. So, ayan. I'm so happy. Everyone, you can invite me if ever. Pero I'm declaring and I'm praying to God that everyone will pass. And 100%, no? Papasa kayo. Ayan. So, let's focus kung ano yung goal natin this year. Ano yung goal natin? Yung goal natin ay papasa tayo sa board exam. Not just to pass the board exam, but also to top the exam. Magta-top na ba yan? Magta-top na. Ayan, magta-top na. So, yan. So, yun. Stephanie, 100% papasa yan sa Stephanie. Go, Stephanie. Yan. So, sir, kasi sir, isang subject lang iti-take ni Stephanie eh. Pwede pala mag-top yung retaker? Yes, oo, second or third ka. Wala naman yan sa retaking. Hindi yan nag-equivalent doon. Oo, hindi siya nag-equivalent. Actually, my friend, top 7, no, sa ano, top 7 siya. Actually, third take siya. Major niya is animal science. Third take siya. Ang score niya is 87% ata, 87 point something, ganun. So, he landed
top 7. Sabi ko, oh, wow, very good. Third take niya na yon, third take. Mm-mm. Sabi niya pa, first take niya, tinry niya lang. Second take, nagseryoso siya, na-depress siya nung second take niya. Pagdating ng third take niya, sabi niya pa, hindi na daw tuloko-loko. Ayun, para siyang praning. During the review, para siyang praning. Para ako, napapraning din ako minsan. Na, so, nalaman, dun nalaman ko sa kanya na, malalaman mo na yun sa sarili mo pag napapraning ka na. You know why? Kasi lagi kang nagaganito. Nagaganyan? Kasi, parang, wala namang makate, pero bakit ka kumakate? Ganun. Tapos, pag tinatanong ka, hindi mo nasasagot. Like, simple lang ang tanong. Tinatanong ka na, mama, kumain ka na ba? Tapos hindi ka sumasagot. Ganon. Tapos minsan, pag tinatanong ka, kumain ka na ba? Sabihin mo, huwag ba kasi mag-store book? Kasi nagre-review ako yung gumaganon ka. That's the sign of praning. Oh, praning na yan. Oh, iba din yung praning sa love, ha? Iba din yung praning sa love. Yung halos, saan ka na ba? Ano ba yan? Ganon. So, iba yun. Ako, okay pa sa akin mapraning ako sa pagsa-study kasi mapraning ako sa love. Mm-mm. Tayo ka mapraning sa love. Yun, ano ba? Animal nutrition pala tayo na, sorry. So let's focus now. So when it comes to animal nutrition, naka-recorded pa naman to, my God. Papanoorin to ng iba. Sabi nila, oh my God, si sir, bakit nagsasabi na kanyang ano, ng kanyang relationship, nagsa-story. So our discussion is animal nutrition. Pag sinabi mo animal nutrition, pag na animal nutrition, ano ibig sabihin yan? Pag alam mo, ay, payat si ganito, payat si ganyan. Oh, paano malaman ang hayop ay deficient sa ganitong nutrients, no? So marami tayong pagtututunan. So what do you mean by nutrition? A nutrition is a series of processes by which an organism takes in. So ano yung organism na yan? No, there are organisms, no? That is, yes. Hindi makita po yung screen nyo. Ah? Wala po kaming nakikita. Oo. Iwan ko sa iba. Ala, sorry. Hindi niyo nakita. Actually, nagsisiling na ako. Nakikita niyo ba? Yes po. Hindi din doon nakikita niyan. Ngayon na nakikita na nila. Okay, Sir Eric, hindi rin nakikita ni Sir Eric. Nakikita yun, sir. Kanina nakita, ngayon din. Nadula man, sir. Sandali lang, ito na. Oo. Sige lang, balik ko naman. Balikon ko. Ito na. Ito na, okay na? Wala pa rin. Ito, okay na? Wala pa rin, sir. Nakikita niyo na? Pa, sir, wala pa? Plus, ay, wala pa rin? Wala. Ayun. Okay na, sir. Minsan, may mga times talaga. Oh, yes. May mga times talaga na, you know, na pag hindi mo makita, kahit nagdududa ka, hindi mo makita, hindi talaga makita yan. Yan. Ayan, so let's focus now. So nutrition is a series of process. Pag sinabi mong series of process, madami. Okay? Nagtataka ako. Alam ko talaga itong nutrition to, parang na-record ko to, hindi ko lang alam kung saan ko nalagay. So yan, nutrition is a series of processes. Pag sinabi mong series of processes, ibig sabihin madami. Madaming process yan. Hindi lang nag-iisa. Madami siya. No, madami siya. Madami siyang contain, madami siyang contents, madami siyang included, no. 'Yon. And then which an organism takes in and assimilates food for. You talk about assimilates. Ito yung distribution of the nutrients throughout the cell. Okay? Yung sunod ng absorption, that is assimilation. Okay? So promoting growth, okay, nutrition is promoting growth and reproduction, repair of damage, and worn out tissues. Okay? Worn out tissues. Ano ibig sabihin ng worn out tissues? Yung inaayos yung mga nasira, yun, na tissues. Okay. Hatching, it is the term called to a, growth development of the hatching period of the chicken. Okay, so this is a magical moments when a chick finally hatches. What do you mean by that? Ibig sabihin, paano ba nagsimula ang manok? Again, there are debates, no, scientifically, no, sa mga scientists na sino ba talaga nauna, itlog o ang manok? No, biblically, it is ang manok na nauna. Okay, because the egg cannot be developed without the
reproductive system of the female that produces egg. Okay? And also the cells or the chromosomes from a rooster. Okay? So this is the development of the hatching. So when it is already outside the body or the reproductive system of the female, no, it will crack, no, matatagal magka-crack 'yan. So how many days nga yung hatching period, yung hatching period? Ilang days? 21. Hatching period, ilang days? 21 days. Okay, so it'll be 21 days. Okay, so in yan. 21. Yan. So that will be the hatching period. And then this one is already what they call this yan. So pag gawin ano na siya, chicken na siya, so lalabas yan siya. Na may ibang chicken na pag lumalabas, yung chicks, sorry, mga ibang chicks na lumalabas, hindi ganyan, hindi siya matamlay. Na ibang chicks na lumalabas is parang sila, they are very strong and active, ganon, aggressive. So it will give you a chicks. Okay, hindi yung chicks na babae. Ha? And then, you know, when the growth and the reproduction of chickens. So what is the growth and reproduction of chickens? So the life cycle of a chicken. So let's start first with ayon. So laying, the hens is laying the hens is laying eggs. Okay, so yan. So that is what they call this type of laying is what they call a natural hatching. Okay? This is a natural hatching. So meron din tayong mechanical yung hatchery, hatching machine. Then after 21 days, it will hatch. Okay? So, and then, the chicks grow bigger. Saan siya nag-grow bigger? Sa brooder or brooding or unit. Sa brooding unit. B-R-O-O. Yan. D-I. Yan. Kung ma-remember nyo pa, during your yan, OJT, brooding ang tawag dyan. So may mga jaryo-jaryo yan. There are purpose, actually. And then we have and become bigger, and then yun na ilalagay sila sa free range. But before going to free range, no, kinikilo muna yan sila. Kinikilo, tapos nilalagyan ng tagging. Tapos ini-inject ng vaccine before letting it go in the free range area. Until they fully grown at about 20 weeks, no? And then so that they can already have or breed or mate each other. So we have the mommy and daddy chickens meet. And then after that, no, pag nag-meet na sila, yun, nag-iyot na sila, nag-sex na sila, nag-jar-jar na sila, no. So nag-mate na sila. So ang sunod nun is, yun na, may trophy na. Meron ng itlog. Okay? So sa tao, hindi naman tayo lumalabas ng itlog. No, mga babae, hindi po tayo naglalabas ng itlog. Tao po yung nilalabas natin. Okay? Because we are mammals. Again, also in the pigs, no? This is what we call the piglets or the litters. Yan, the litters. Okay, so we have here the sow, the mother sir, sow. Sir, may tanong po ako. Yan. Yes. Sir, diba ano, ang bubuo yung itlog, ano, meron dapat na union of sperm and ova? Yes. Bakit po yung ano? Yung mga layer. Wala namang ano doon ah. Wala namang yung intercourse na nangyayari. Yung mga leghorn. What do you mean? Diba sir yung mga egg ano, egg type? What do you mean? Ang tanong ko sir ano eh. Wala siyang process ng ano, ng intercourse, sex intercourse. Yung mga egg layers. Ah, yung mga layers? Yes, sir. Paano nabubuo yun? Kung walang ano? Anong wala? Meron yan. Meron ba yun, sir? Wala. Meron yan. Paano silang... Meron yan. Di ba and what of, also of the reason is yung sa feeds din. Sa feeds. Okay. May ratio yan. May ratio. Like example, may ratio yan. One rooster is equivalent to 20 ano hens. May equivalent yan. And some of the yun sa layers. Yes, sir. Yun. Actually my teacher has a layer farm.
no, mga layer farm. Also in the Myler, they have it. Like naglalagay lang sila doon ng ano, nilalagay nila yung sa isang pen, breeder. In one pen meron 20 na ano, 20 na 10 to 20 na hens, and then lagyan lang nila ng aggressive na ano, yung rooster, nilalagay nila doon, tapos hayaan lang nila for 24 hours. Ayun. Hindi na, imposible talaga na ano, yung sa layering, meron yan, they have roosters. Okay. They are being mated. Kasi imposible magkaroon ng eggs ng walang ano. And one of the reason also is after ayun sa mga layers, kasi layering, dapat yung mga feeds na binibigay ninyo is yung pampa-booster sa isang sa hormones ng manok to produce an egg. Yun. Ah, okay. Yun. Actually they have hindi ka nakakita ng process na ganyan, production. Wala pa sir, ano lang sir, laying lang. Hindi ka ba nakakita ng yung ano lang sir, yung parang itlog buso. Ah, so hindi ka nakakita ng ganyang production. Okay, sige. Hanapin ko yung ano. May nakita din ako yun sa YouTube eh. Mga layers, no? Yes, sir. They have ratios. Kaya nga may mga ratio-ratio yan eh. In one rooster merong ilang ano. Ano ka ulit? Out ka tapos ulit ano ka, log in ka ulit. Sa signal mo siguro 'yan. Actually they have pens, they have cages. Now they have cages and then there are also roosters. 'Yun, nilalagay nila. 'Yun nga sir, naka-cage siya. Nakakay siya kasi meron yan, ano, meron yung mga, dali ha. Itlog busog na lang, parang ganun sir. Kasi nga dahil sa pins, no. Tulad lang sabi mo, yung nagbubus ng hormone. Hindi, parang, hindi din nangyayari yan dyan. And then some of them are using AI. Using AI. Ang ginagamit usually ngayon ng mga, ano, ng nasa production ngayon is AI. Yung ginagamit nila. Some of them are using AI. Tandali, hanapin ko ha. Meron yun dito eh. May mga samples yan. May napanood ako. Okay, so watch muna natin yung ano, yung movie para tingnan natin kung ano. Meron silang sample. Tingnan natin muna ha. Para hindi natin siya mabalikan. Okay. At nabaon pa sa utang bago nakamit ang asensong inaasam. Iba't ibang negosyo ang kanyang sinubukan hanggang sa itlog na tuklasan ang negosyong para sa kanya. Nasubukan kong mag-lechon ng ano, manok. Pupunta ako ng Maynila, bibili ako ng pantalon, bebenta ko rin yun, ipapahulog ko. And then nasubukan ko rin manghuli ng mga feeders, ng mga arwana, binebenta ko yan sa mga pet shop. Sa kanyang talumpay, animoy namumulot ng pera kada itlog na dinadampot niya. Sa ngayon, ang napoproduce nating itlog siguro mga nasa 16,000 eggs a day. Ang presyo ng itlog ngayon ay nasa 7 pesos ng isa. Huwag na nating kwentahin. At ultimo ipot ng manok ay pinagkakakitaan niya. Aside sa farmer, ang ibang bumibili sa amin yung mga magbabangus. Ginagamit naman ho nila itong ipot ng manok namin bilang pag-induce ng pagpapatubo ng lablab. O binibili po nila sa amin yan, 50 pesos po ang isang sako. Sinong mag-aakalang ang dating nalugis negosyo at nabaon pa sa utang, sa itlog may BMW.
lahi ng manok natin dito sa Pilipinas ay iba't iba. Meron tayo nung tinatawag na decalb white, decalb brown, lowman, lowman white, lowman brown. Pero yung gamit ko rito sa farm, lowman siya. Pakinggan natin ang kanyang pagbabahagi ng kaalaman sa pag-aalaga ng manok na egg layers. Habang ako'y namumulot ng limpak-limpak na itlog. Araw-araw lang, pupulot lang ako ng 7 pesos. Ang dami na itong itlog. Sana all, araw-araw ganito, namumulot lang ng pera. Gusto mo ba na itlog? Tada lang kita. Kita mo naman, ang dami kong layers dito. Sana naman pong episode dito at matututo tayo sa pag-aalaga ng mga egg layers. At si Mang Mags ang aking kasama sa kanyang YouTube channel. Pero sa totoong buhay, si Sydney Lumboy po. Yan. Sir, ano po ba ang matututunan nila dito sa episode natin ngayon? Well, ang matututunan nila ay ang kung paano ang pag-aalaga ng white-logging manok. Yan, tuturuan natin sila kung paano kumita. At makikita nyo kung paano ako mamulot ng pera. Yan, tama. Ngayong episode, makikilala natin ang isang tao na iba't ibang klaseng pagsubok ang kanyang hinarap at iba't ibang klase rin ng negosyo ang kanyang sinubukan, nalugi, sumubok ng paulit-ulit hanggang sa nahuli nila ang kanyang negosyo na para sa kanya. Ako nga ho pala si Sydney Lumboy at andito tayo ngayon sa aking layer farm. Yung kinatitirikan ng ating mga poultry house ay nasa 2 hectare, dating pagmamay-ari ng aking lolo sa mother side. Nag-umpisa tayo way back to 2003. Dati broiler to. After 12 years, nag-ship ako sa layer. Nag-start tayo magpaitlog ng 2,000 heads. And then unti-unti tayong nagdagdag hanggang sa kasalukuyan. Ito na po tayo ngayon. Isang house ko rito ay nasa 7,500 capacity. Yung house natin ay nasa 4. Umabot tayo ng 30,000 heads kapag puno. And then meron tayong panglima, yun yung growing house natin. Doon natin pinapalaki yung mga sisiw. And then para kapag mahina ng mangitlog yung ating mga manok, ay meron nang naka-standby, meron na tayong pamalit kapag ikakal na natin yung mga mahina ng mangitlog. Ang proseso nito, bibili tayo ng sisiw, day old, as in bagong pisa po yan. Palalakihin po natin yan ng hanggang sa 16 weeks. And then kapag sila ay 16 weeks na, ito ay ating ilalagay sa battery cages. And then after 2 weeks, kapag sila ay nasa 18 weeks na, sila po ay mag-uumpisa ng mangitlog. So out of, let's say, 1,000 heads, may isa na pong mangitlog dyan on the 18th week. And then day by day, parami na po ng paramihan. Kapag sila ay ating pinailawan, yan, medyo mabilis na po yung pagdami ng itlog. Hanggang sa maabot nila yung 25 to 26 week na edad nila, sila po ay andun na sa peak ng kanilang production. Ang isang manok ay isang beses lang mangitlog yan sa isang araw. Pero yun nga lang, kapag marami yung alaga natin, yung mangitlog siya ng 94% kapag nag-peak siya ay napaka ganda na nun. So, ibig sabihin, kapag meron tayong 1,000 heads na manok, pag nangitlog yan ng 940 pieces na egg, ay napakaganda na. Sir, sa ganitong sistema, pagka nag-harvest kayo, anong oras? Alas 9, tapos lahat ng makita mo, i-harvest mo. Mm-hmm. And then, alas 2 ulit. Yan. So, dalawang beses tayong mag-harvest. Ang daming mga manok dito. Ito, sir, itong
age nito o months nitong mga layers mo dito, gano'ng katanda na ito? Ano to, more than a year na sila. Yung napansin ko, sir, meron ka rito parang patubig kasi sa ilalim. Yan yung water nila. Mm-hmm. Tapos sa ilalim. Sa baba, pakainan. Ang pangitlog rin ng manok ay depende rin kung paano natin siya i-handle, kung paano natin siya alagaan. Minsan kasi, yung mga ibang ano nag-aalaga, kala nila, basta nilagay mo yung manok dyan, pinakain mo, pinainom mo, eh, mangitlog na siya ng maayos. Kasi maaring nagpakain ka, pero hindi pare-pareho yung nalagay mong feeds. Maaring dito sa bandang ito ay medyo nakapalan mo, nasobrahan mo, pero yung banda dun sa gitna, dun sa dulo ay kokonti, manipis lang. Kapag may mga part na manipis na, igaganyan mo yan, hahaluin mo yan. Nakakamay na lang. Tignan nyo, yun, medyo manipis dun. Manipis na yun. Yung nalagyan natin, kumakain, kumakain sila. Kumakain na sila. Talang dito, busog na sila, marami pang pagkain. Kaya kailangan so, nating ano, haluin. Minomonitor din ganito. Oo, minomonitor. And then pagdating naman sa tubig, minsan rin may tubig sa bandang banda dito, doon naman sa bandang gitna, walang tubig. So yan yung mga dapat nating ano i-consider para mangitlog ng maayos yung ating mga alaga. Ang isang manok kasi kumakain yan ng 110 grams per day. 6 a.m. kailan nating magpakain ng manok. 70% ng 110 grams ay ipapakain natin sa alas 6 ng umaga, and then pagdating naman ng tanghali, mga alas 12, papakain natin yung remaining 30%. And then yung tubig, i-flush natin yung lumang tubig, and then pupunasan, lilinisin yung kanilang waterer, and then after na malinisan, magtitimpla tayo ng gamot, vitamins, na tamang-tama hanggang alas 10 ng umaga. After 10 a.m., pag paubos na yung tubig nila na may halong vitamins, mag-start na tayong magpainom ng plain water hanggang sa matapos yung araw. So, ganyan po yung pag-aalaga natin ng manok. Ang risky dyan, nakasalalay sa nag-aalaga. Pag nagpakain siya ng 5:30 in the morning, dapat daily 5:30 in the morning siya magpakain. Kasi kapag na-delay siya, madi-delay din yung pag-produce niya ng itlog. Dapat talaga may oras. And then huwag mong pababayaan ng tubig. Malinis na supply ng tubig. Dapat ano yan, available palagi. Sir, napansin ko may mga naglalagas na yung mga balahibo nila. Actually, yung nakikita ninyo, nalalagas yan para magpalit sila ng balahibo. Mm-hmm. Kumbaga ang tawag dyan, nagmo-molt sila. Mm-hmm. Molting, ano. Mm-hmm. So may season talaga na nangyayari yan. Mm-hmm. Oo, meron yan once a year. Mm-hmm. Sa buhay ng manok. Nakaka-encounter kami nung number one dyan yung sa malaria. Kapag umiipot yan ng berde, kailangan nating gamutin kaagad yan ng gamot na pang-anti-malaria. Pangalawa, kapag yung manok ay nag-uumpisa ng mangitlog, minsan may mga lumalabas na yung pumuputok yung kanilang puwetan. Ang tawag po namin doon ay nagkakaroon sila ng prolapse. Nakukuha po nila yan dahil po sa pagpapailaw. Minsan hinahanap natin yun or sinasadya nating pailawan para yung mga alaga natin ay mangitlog na. In the long run, ang nangyayari, tayo pa rin yung kawawa kasi namamatay yung manok natin. Pangatlo, natwi-twist yung kanilang neck. Dahil pag nilabas nila yung ulo nila sa battery cages, minsan So, iba yung pinapasukan hanggang sa hihilahin, nag-lock na yung kanyang leeg dun sa battery cages. Pagdating naman sa yung mga iba pang sakit, sa bird's flu lang tayo natatakot kasi until now, wala pang vaccine na nadidiscover sa bird's flu. Well, ang challenges dyan, ang nakakatakot ay yung ano, yung sa sobrang lakas ng hangin kapag binagyo tayo at nagiba yung ating poultry house kasama na mababagsakan yung ating mga manok. So mas maganda gumawa tayo ng housing, siguraduhin natin na matibay. Yung pagdating sa setup, depende kasi yan sa budget. Siguro mas maganda kung ganito yung ano setup, mag-ano sila ng windmill para makatipid, mga solar light kasi yung manok kailangan rin natin ng pailaw diyan eh. Pero syempre kung wala namang budget, sa ano pa rin tayo magdidepende, sa electric company.
Ang kitaan kasi dito, so kung halimbawa meron kang alagang 1,000 heads, so ang kita mo nun, 1,000 pesos din. I-less mo yung mga ibang expenses. For the past 6 months, parang 600 pesos na yung itinaas ng feeds. Para makahabol kami, tumaas yung itlog ngayon. Ang presyo ng itlog ngayon ay nasa 7 pesos na ang isa, yung small. Sa ngayon, ang napoproduce nating itlog siguro mga nasa 16,000 eggs a day. Wag na nating kwentahin. Ganito po ang buhay sa aking bakuran. Araw-araw lang, pupulot lang ako ng 7 pesos. Dami na itong itlog. Sana all, araw-araw ganito, namumulot lang ng pera. Gusto mo ba na itlog? Tadalang kita. Kita mo naman, ang dami kong layers dito. Puno na tayo ng isang tray. Yung iba, walang laman. Okay lang mangawit sa ganito. Plus na may itlog. Yan. Naparami na. Puno. Yan. Kung ganito ba naman araw-araw, namumulot ka ng itlog. Sarap. Ang dami pa doon. Tara, kuha lang tayo ng itlog. Yung aming mga itlog ay number one na market ay sa palengke. Kaya lang nung nagkaroon ng pandemic, dahil nga sa nagkaroon ng ASF ay nag-convert na rin sa layer business. So medyo dumami yung itlog nun, tumaas ang supply. So ang nangyari, nag-build up kami, nagtayo kami ng mga sarili-sarili naming pwesto na nasa gilid lang ng kalsada. I-display namin yung aming itlog na paninda. And so far, very effective yung ganong ginawa namin. Sa ngayon, may mga ano na rin, mga pumipick up ng itlog dito sa farm mismo na kung saan ay iniaakyat nila sa Baguio yung aming itlog. Dito natin kinaklasify yung mga itlog natin para natin kung small, medium, large or XL at jumbo yung isang itlog ay dahil sa bigat. Oo. Hindi sa laki. I see. Oo. Yun yung ganun ano. Pala. Now I know. Yan. So paano sir ang umpisa niyan? So etong machine na to, anong tawag dito sa machine? So ang machine na to, ito yung ano, egg grader natin, egg classifier. Mm-hmm. So kapag nilagay natin yung itlog dyan, yan. At kapag mabigat siya, mahuhulog siya rito. Kasi mabigat eh, gano'n. Mm-hmm. Magro-roll siyang gano'n. Hindi mababasag yan. So, hindi naman. Pag hindi na naman mabigat, lilipat siya sa large. Kapag mabigat, mahuhulog siya. Mm-hmm. Kapag hindi mabigat, lilipat na naman doon, mapupunta ng medium. And then, lilipat ulit doon, mapunta ng small. Hanggang sa doon siya, XS doon. Una, iluload muna natin yung itlog, ano. Parang ito yung pinakamagasin niya, no? Mm-hmm. Kumbaga sa, ano, ng baril. Yan. So, pag maglo-load tayo ng itlog, yung dulo na pointed, dapat pare-pareho yan na dito yan or nakaharap sa'yo. Or doon nakaharap doon. Huwag okay. Lang yung ganon. Okay. Kasi kapag ganyan, hindi siya magro-roll. Hmm. Dapat ganyan. So, switch natin para i-classify niya na yung itlog according to sizes, ano. Hmm. Ayan. Yan. So, nahulog 'yon sa XL yan. Large. Ayan. Jumbo. Ayan. Dito marami na. Marami na sa medium. Oo. Almost a dozen. Isang dosena na to, actually. Four, ganyan. Eight. Isa pa. So ito, nagbabari na rin sa sizes. Ang sa timbang, oo. Yung presyo. Oo, iba-iba na yung presyo according to sizes. Mm-hmm. Dito sa amin, may mga babae yung nagklaklasify. Mm-hmm. So yun lang yung trabaho nila. Papasok sila ng alas 10 ng umaga. Tapos ganitong mga 3 PM, uuwi na sila. Tapos na silang nag-classify. Araw-araw hawak nila itlog. Sir. Oo, itlog. Oo. Tsaka mga puro mga kamag-anak. Mga pinsan, ganyan. Yan yung ganda ng ganitong agribusiness kasi nakakapag-provide ka rin ng jobs. Oo, sa mga kamag-anak, kabarangay, ganyan.
Yung mga basag, minsan kasi hindi natin maiwasan, nabebenta rin natin yan. At ano, lesser price. Aside dun sa binebenta nating itlog, mapansin ninyo yung ipot ng manok ay ano rin, nabebenta rin namin. So, binibili po nila sa amin yan, 50 pesos po ang isang sako. Siyempre, yung manok mismo, kapag tumanda na siya, kapag hindi na siya gaanong productive, eh kinakalho namin yan. May bumibili rin ho sa amin na wholesale. Ang palagi kong sinasabi, yung buhay ko sa pagninegosyo, parang eroplano. Na sa umpisa, kailangan mong paandarin yung makina, painitin, and then para makapag-take off. Yung sa akin, kumbaga hinahalin tulad ko doon, ang dami kong mga pinagdaanan na hirap. Kasi unang-una, nangangapa ako. Hindi ko alam kung anong negosyo yung papasukin ko. Iba't iba yung mga sinubukan ko eh, para ma-experience ko kung paano yung flow ng business na papasukan ko. Imagine, nasa poultry business na ako, pero hindi ako hiyang doon, yung sa broiler, hanggang sa naanuhan ko tong sa itlog. Doon natuluyang nakapag-take off yung aking eroplano. Napakahirap mag-umpisa ng negosyo. Dahil unang-una, wala tayong kapit. Pangalawa, may kapital man tayo, anong negosyo naman yung papasukin natin? Puro trial and error yan. Puro susubok tayo, ano? Ayan, so yan ang kwento ni, ano, sir, about sa kanyang egg layering. So, ang question mo kanina is, yung mga layering, so you are asking about the layering kanina, no? Jason, yung mga sa mga nagpo-produce ng eggs, egg production, ayan. Yung mga nagpo-produce ng egg production, it depends on the breed that they are using. Some, actually, ang chicken, they do not need a male or a rooster to produce an egg. Pero, yung kasing ginagawa, yung professor ko kasi, they are contract growers pala. They are contract growers. Aside they are producing eggs, they're also producing meat pala, they are also producing meat. Kaya pala contract growers ang tawag sa kanila. So they have ratio. So aside sa meat na pinoproduce nila, they also producing eggs. So they have different division. So yung kanina sa video, that is only for layering. Ibig sabihin, that of a chicken, no, always remember that a chicken do not need, if you are just looking for an eggs, okay, if you're just looking for an eggs, you do not need a male, okay, a male rooster to mate a hens to produce an egg. Because the hens can produce an egg on its own without being fertilized by a male. Ganun yun. So, pag you are looking for, if you are offering to a chickens or a chicks, so, or manok talaga, yung mga ano ganyan, so you are needing a yung mga contract growers, yung sa meat, so you are needing a male, so there are ratios in the battery cages. Yun, so yung tanong mo kanina is yung mga layer productions. Yung mga layer productions ba ay kinakailangan ng ano, ng rooster or male? Not necessarily. Actually, hindi naman siya kailangan talaga na may male, no, kasi the chicken can produce an egg without fertilized by a spermatozoa, no, kaya nga hindi tumatagal yung egg na hindi na fertilized, no, hindi siya tumatagal, kaya nga hanggang ano lang siya eh, 1 week or 15 days lang siya. Pag hindi siya na refrigerate, no, hindi siya aabot ng 15 days, 1 week lang siya. Okay, pag na-refrigerate siya, umabot siya minsan ng 2 weeks. Anong reason nun, sir? Ganun. Bakit di tumatagal? Pagka, ano? Kasi hindi siya fertilized egg. Hindi siya fertilized egg. Ganito yan siya. If the egg is already fertilized, so you are waiting for the days of hatching. Okay? So, hinintay mo yung days of hatching. Ngayon, if
yung example sa layering, no? Pag hindi siya tumatagal, kaya hindi siya tumatagal kasi it's an unfertilized ovum. Parang sa menstruation ng babae, pag hindi siya na fertilize yung ovum, ang nangyayari is menstruation, di ba? Sa hens, walang menstruation sa hens. Walang hindi menstruation siya sa hens. Ko eh. Ang nangyayari sa hens ay doon sa yes. Hindi siya natatanong ko kung nagme-mens yung nagme-menstruation yung hens. Ah, kaya nga ang hens ay hindi nagme-mens. Ang nangyayari sa hens is that, di ba, nagpo-produce siya ng ovum. Tapos, yes, the hens can produce an egg without being fertilized by a male or rooster. So, ngayon, pag lumabas yung egg, tapos hindi siya fertilized. Kaya nga, hindi siya tumatagal. Kasi nabubugok yun. Nabubugok. Ibig sabihin, pag hindi na-fertilize yung ovum or hindi na-fertilize yung egg cell na yun, it means that hindi siya aabot ng mga ilang araw, no? Mababaho na yun. Ano yung mababaho? Nabubugok. So, yun ang another sign or another terminologies ng menstruation ng hens, yung nabubugok yung egg pag hindi na fertilize. Kaya nga yung mga itlog na binibili natin, hindi siya tumatagal pag hindi na refrigerate, hindi siya tumatagal ng 15 days. Or pag na-refrigerate siya, tumatagal siya ng 15 days kasi unfertilized ovum siya. So kailangan siyang ibabaho yun sa loob. Parang walang nangyayaring process ng mitosis. Ay, sir, malinaw na. Sige na, walang growth development na nangyayari. Yun. So that's, no, kasi akala ko yung tanong mo kanina about both layer. Kasi yung sa kanina, my teacher is a contract grower. They have two division actually. They provide meat. Pag sabi mong contract grower, it's either they provide meat or they provide eggs. Kasi sa Magnolia, if you are a contract grower, it means that you only provide meat. So, yun. Ang kailangan lang nila sa'yo is yung place lang. If you have place, and then sila na ang bahala sa housing, sa building, sila na ang bahala sa chicks, sila na ang bahala sa bayarin ng electricity, ng water, ng feeds. Sila na yan bahala. Ang kailangan is yung management. Naman yung dalawa yung pula sa isang egg. Paano nangyari? Anong tawag doon? Sir, paano naman yung dalawa yung pula sa isang egg? Paano ang... okay. Yung nagkakaroon ng dalawang egg sa isa... dalawang egg yolk sa isang egg. Yung bang tanong mo? Paano na naman yung ano? Dalawang egg yolk yan. Actually, nangyayari yan, yung dalawang egg yolk sa isang egg, no, paminsan lang yan. Hindi naman lagi, paminsan lang. So, if actually nangyayari yan during the cycle of the ovarian cycle. Kasi yung ovarian cycle natin, no, pag nagkakaroon ng, kasi magsistay yun dun eh. Pag nagkaroon ng dalawang egg yolk sa isang egg, ibig sabihin, may nangyayaring late growth or late development of an egg. Kumbaga, late example, 'di ba? 'Di ba? Sabi ko nga doon, 'di ba? Yung egg, yung ovum, okay, yung ovum is napoproduce yung ovum, 'di ba? So, yung ovum ngayon is nagsistay doon sa infundibulum that's supposed to be fertilized, no? By the spermatozoa. Eh ngayon, ang nangyayari is that pag nag-stuck siya doon for fertilization, no? Papasok na naman 'tong isang ovum. No, so parang nagkakaroon ng dalawa na. So ibig sabihin may delaying. Nagkakaroon ng delayed on the. Yun ang sabi ni Sir kanina. If nagkaroon pag hindi balance ang ratio ng feeds, no, may nangyayaring delayed of delayed of eggs na growth on the ng development of eggs. So kaya minsan may egg yolk na dalawa. So, ibig sabihin, pag nagsama yun sila dalawa doon, so, ngayon, ipipush yun na, ngayon is nagkaroon na ng, sabi, dalawa na yun, so mabigat na yun sa kanyang reproductive tract. So, papasok siya doon sa tinatawag nating, lagyan na siya ng, tawag doon, albumen, no, kung saan nagkaroon na ng albumen, so yung dalawang ovum ngayon ang sasama doon. Okay, so nagkaroon na ng late development. So, late development ang tawag doon.
Okay? So, it depends on the, yung sinabi ko kanina, sa layering din, nakadepende din sa feeds na inyong ipapakain. So, ang ratio din ng feeds, dapat balance sila. Ayun. So, it depends on the breeds ha. So, hindi naman lahat ng ano. Kasi there are breeds of chicken. Yes, there are breeds of chicken that are not up, that are not used to, when it comes to egg layering, no? Well, meron ganyang type of chicken. Meron din breeds ng chicken na more on meat lang din siya. Okay? So, pag meat, ibig sabihin they can produce more. So, if yung sa pag-incubate at walang mating na nangyari, hindi ba mahatch? Hindi yun mahatch. Tama, hindi po yun mahatch. Walang incubation, okay, walang incubation na mangyayari. Okay? Walang incubation na mangyayari pag hindi na-fertilize yung egg. Kaya nga sa layering, walang incubation. Walang incubation. So, hindi hassle yung layering. Pero sa ang mas hassle is yung... Sir, sa ano po, sa quail po, bakit na pag-incubate is mahatch? Mahatch siya. Sa quail. Sa quail? Oo. There are, okay. May quail na nagpo-produce ng pugo. No, yung pugo na kinakain natin, yung nabibenta. Okay? Oo. May quail din na production ng quail na nagpo-produce, nagpapadami sila ng breed. Okay? So, ganun din yan sila. The same with the chickens. Okay? So, yung incubation nun, mahal yung incubation ng quail kasi nga sensitive yung quail when it comes to incubation. Kung, di ba nakahawak ka na ba ng ano, ng eggs ng chicken, yung kanyang shell is very thin. That is why mahal yung incubation niya. Actually, mahal nga yung incubation machine yan eh. That pala actually, madami yan sa Davao. No, sir. Madami sa Davao. Madami sa Davao quail. Ang dami, super. Nakapasok ako doon. Tapos, they have two divisions also. For breeding purposes and then for egg production. So, yung egg production yung binibenta natin na pugo-pugo. Yun. So, it depends on the breeds also of the quail na producing more eggs. O, yun. So, anything? May question ta ba? So, para makaproduce na, para proceed na tayo. That pala, sir, may poultry production may tayo. Oo. Yes, that's why we have poultry. Anything? Do you have any questions? Wala, sir. Mag-raise kayo ng questions. Mas maganda pag mag-raise kayo ng questions kasi nare-retain natin. At least nakaka-clarify yung everything. Ganyan. Tapos if you are going to ask questions, specific para at least masagot ng mabuti. Okay, so nasanay kasi ako sa specific because of the law school. Kailangan specific ka talaga. Okay, so we have the ruminants. Pag sinabi mong ruminants, no, sir, wala kang if ano, you have time. Wala kang ano. Yes, yes. Presentation. Wala ang presentation, sir. Wala, sorry. Wala na namang presentation. Oh, parang gusto niyo na rin mag-layering, no? Mas maganda mag-negosyo ng layering. Kasi lahat naman ay nabebenta. Walang waste, no? Walang waste products. Kasi yung feather, actually yung feather na, di ba pag kinakal nila yun, yung feather ng chicken, pwede yung ibenta. Pwede yung ibenta yung feather ng chicken. Yun. Pwede yung ibenta. Actually, binibili namin yan ng mga choreographer. Binibili namin yan para gawa ng costumes or sa mga projects ng mga students. Ayan. So, yun. Mas maganda talaga mag-layering kasi walang, pero kailangan mo lang, ang kinakailangan mo lang is yung place. Okay, during the layering kasi yung mga, pag nag-harvest na ng eggs, no, yung kanilang place, kailangan kasi linisan yun bago mag-harvest. Kasi pag linisan yun, may tendency na magkakaroon ng, yun ang sabi niya ni Ma'am ni Sir kanina, bird flu. Ilang kalaban. And then you have ruminants. No, pag sabi yung ruminants, it means that they have four compartments, which is rumen, the fermentation pot. And then we have the reticulum, omasum, and abomasum. Okay? So, we have fields of animal nutrition. So, we have it encompasses with several fields of discipline. So, there are a lot of discipline in the animal nutrition. So, ano yung kailangan mong alamin pag sa nutrition? Kailangan malaman mo muna yung breeds and breeding. Breeds and genetics. Animal breeding and genetics. And then, also malaman mo din kailangan yung digestive system.
because that's very important before producing to animal, proceeding to animal nutrition. We have biochemistry, one of the several subjects or topics in the animal nutrition. So you need to know the biochemistry or the life and the chemical compounds in the blood of a chicken, of the animals. And we have the chemistry, pag-uusapan, no, kung paano mo i-mimix, no, paano ka mag-provide ng vitamins, medicine, no, for if they are deficiency, if the animals has a animals have a deficiency. And we have endocrinology is also important because aside from being given giving a nutrition to the nutrients, no, or pagkain or foods doon sa animals, kailangan alamin mo yung endocrinology nila, yung type of hormones. Okay, dapat alam mo yung mga hormones because hormones is also helping the body balance. Okay, and also the genetics, kung ano yung pinagmulan, anong breed siya. Okay, and we have microbiology. Now, microbiology talks about the virus, bacteria, fungi. Ayun, so that is microbiology. And let's go now. So the nutrients is defined that any feed constituent or a group of feed constituents that aids in the support of life. Now they are aiding, no, they are helping to support the life of the animals. If without nutrients, no, the animals cannot live, no, cannot stand, cannot have a good life. Okay? And some of the nutrients has a synthetic vitamins, no? 90% of the vitamins are synthetic. What do you mean by synthetic? A vitamins that already passed a laboratory or a test. Okay? So, and you have minerals. So, there are also macro and micro minerals that needed in the body of the nutrients of the animals. And we have amino acids or protein. That's very important also in the animal, especially in the meat production. Here is the digestion. Okay, digestion is the process of breaking down feed particles into suitable products for absorption. So we already discussed about digestive system. So mechanical digestion. Yon. This is an example of mechanical digestion. So you are. Grazing by a cattle, no? Kumakain siya gamit ang kanyang bunganga, so that is mechanical digestion. And chemical digestion also can be found in the stomach because there is gastric juice. Okay, there are gastric juice and hydrochloric acid, no, that will give you chyme. Okay, that will give you chyme. No, in the chemical digestion. And we have also enzymatic digestion, so we tackle also about the enzymes. No, there are enzymes that use in the breaking down of protein, the breaking down of the carbohydrates, no, enzyme breaking down of carbohydrates, protein, fats, and other nutrients. So absorption is the transfer of substance from gastrointestinal tract to a circulatory blood or lymph system. So hindi pa siya papuntang cells, ha? Only from the gastrointestinal tract going to the bloodstream. Okay? And we have this example of intestinal wall. We already talked about the absorption, assimilation in the digestive system. And metabolism. So there are two types of metabolism. We have the combination of anabolic and catabolic reactions of metabolism. Ibig sabihin ng metabolism, paano ba nag-growth, development ang isang hayop? Ano ba yung sign of behavior niya? Okay? So, with the liberation of energy. So, anabolism, that is a biosynthesis. No, biosynthesis is a life synthesis, not constructive metabolism and building of new novel organic compounds that utilizing the substances broken down by catabolic reactions. So there is a need of catabolic reactions in the process of anabolism. Okay? So it's getting the molecules, ang anabolism is like a glue that making the smaller molecules into large one. Okay? So example, sa tae, yan, sa dumi, no, di ba, our digestive system, di ba,
tawag dyan, or ginagrind hanggang maliit-liit yung mga, ano natin, yung mga yung pagkain para at least, ano tawag dyan, para, ano tawag dyan, pumasok yung mga nutrients doon sa skin cells. Tapos pag yung mga waste products yung hindi use, yung hindi na digest, no, it will be the work of anabolism to make it in a one, like malaking molecules para itatain natin or itatain ng animals. Catabolism, no, catabolism is a breaking down of biological molecules. It serves to release energy and make substances and nutrients available for use. So from large molecules going into or converting into smaller one. Kumain ka ng pandesal, no? Tapos ngayon nagpudpud siya dun sa ating katawan. So it is the work of catabolism. Tukko. Ayun. So it is the work of catabolism. Pag ka nagtukko, may swerte daw yan. Ayan. So from larger to smaller. Okay. So, ayun. So that is the catabolism. Okay, catabolism is needing a energy, ha? So here is the example. Okay, so that's the process. Okay, so pag sinabing energy, it means that if the catabolism is needing an energy, so it means that it producing heat. Okay, producing heat, more heat than neutral. Okay? So we have the classes of nutrients that we are going to tackle. We have the water, carbohydrates, fat, proteins, vitamins, and minerals. Yan ang dapat ifo-focus din nyo. And this is are the non-essential, sorry, this are the list of essential amino acids. So you are going to put this one in your Manila paper. Okay? Ano essential yun, amino acids. Essential amino acids? Ano, essential amino acids. Yes, list of essential amino acids. Ano pala essential amino acid? Ano yung PVT? PVT? PVT. Ano yung ano? Ah, ito yun yung abbreviation niya. Okay, gets ko na. Yan, protein, valine, threonine, tryptophan, isoline. Parang ano na siya, mnemonics. Mnemonics. Mnemonics pala. Para mas madaling maintindihan, yan, mnemonics yan. So ano yung dapat PVT team hall? It's penny, yan, penilalanin, yan, lalanine, we have valine, threonine, yan. Hindi ko na yan tinakal kasi makita naman agad yan. And we have the objectives here, basic understand of nutrients, digestibility, evaluation, and composition of feeds, okay? And knowledge of digestibility in both the monogastric and ruminant animals. So we already tackled this one, so we don't need to tackle this anymore. And then we have appreciation for nutrient function and requirements for growth, maintenance, reproduction, and lactation. Ito yung pinaka-importante. And we have the understanding of ration formulation. Ayan. So number one, okay, the definition of terms. So nutrition is the study of various physical and chemical processes that transform food elements to body elements and the influence of various feed additives to various processes in the body. Okay, so it involves ingestion, digestion, absorption of various nutrients. Okay, so food or feed is a term given to any material that embraces naturally in both plants and animals, that including the byproducts prepared by them. So we have, ano yung mga byproducts for feed? We have the corn, rice bran, fish meal, and other things. And we have the feedstuff. A feedstuff is a term given to any material, both natural in origin, kung saan sila pinagmulan, and synthetically, yan, prepared, that when properly used have not nutritional value in the diet. So example is you have the corn and DL-metathionine, feed supplements, and some vitamins premixes. Pag sinabi mong feedstuff, it is synthetically prepared. Dumaan sa laboratory before binenta. Okay? And introduce sa madla. And you have letter D, nutrients. Okay? Nutrients. Okay? Are substances or elements found in the elements
found in the body of the animals that are very necessary. Okay, very necessary to support animal life processes. Okay, of animals. So these are carbohydrates, yan ang fats, pinaka-importante, proteins, vitamins, minerals, and water. Water. Okay? We have letter E, ration. Okay, ano ibig sabihin ng ration? Example 1 is to 20. Ganon. So that is ration. So the food given to the animals with balance of nutrients needed by the animals within 24 hours. No? Requirement or food allowance. Ano yung, ilan yung kailangan ng ratio? No, para nagkaroon lang yung balance ng nutrients sa katawan ng hayop. Okay? Hindi pwedeng sumobra at hindi din pwedeng magkulang. Okay? Kasi pag nagkulang, iiwanan ka. Ganun. And letter F, we have diet. Okay? Diet, it is the kind of food given to the animals. Yan. Regardless whether the balance or unbalance of nutrient requirements needed by the animals. So that is diet. Letter G, digestion, is the process of breaking down food particles through the mechanical, enzymatic, and or microbial process in preparation for absorption. Absorption is the transport of all digested nutrients to all parts of the body tissues and metabolism. Metabolism is the next process of nutrient utilization in the body. Okay, after it digested and absorbed in the cells. So there are two types of metabolism. We have anabolic and catabolic metabolism. And we have metabolic water. Is the water produced from the nutrients that contain carbohydrates, fats, proteins when the metabolized in the cells. So yun, yung carbohydrates, fats, proteins ay sumasama doon sa metabolic water para makapasok doon sa cells. Okay? So let's focus first dun sa nutrients. Nutrients is any feed that functions to support life. Concentrates. Now, what are those concentrates? Give me an idea. What are those things concentrates? Give me a types of concentrates. What are those concentrates? Sige nga. What is concentrates? Silage. Yes, those are fermented na mga pagkain, no? Feed. So that is sa concentrates. And we have roughages. Ano yung mga roughages? Damo, legumes, silage, no? That can be used. Yeah, silage, yan. In the support of life. So what are they? So what are the differences nutritionally? So ano, what are the nutrients? Six basic classes. So we have water, carbohydrates, fats, proteins, minerals, and the vitamins. Okay? Okay, let's go to the gross chemical composition of plant and animal tissues. Approximate composition of plant and animal tissues. Ano yung pinagkaiba? Ano yung comparative nila? And differentiation nila? Okay? We have the nutrients, carbohydrates sa plant, no? Madami ang carbohydrates. Very high, 75%. Kumpara sa animal, it's zero or negligible. Okay? Sa fats naman, plant, no? Doesn't produce, hindi siya nagpo-produce ng fats ang plant, no? That is low. Ang animal, it has a high, that is a true fats. Okay? Pag protein naman, in animals, so it has a 3 to 45% of protein, but in animal, it has high, kaya nga may meat, no? Because the meat is composed of proteins, okay? And we have minerals, okay? Pag minerals naman is 0.5% sa plants, sa animals, that is a high. Okay, sa vitamins naman, it's high. Sa water naman, plants is high and animals is high. So let's go first with the water among the six basic classes of nutrients. Water difference between water and moisture. Okay, so ano pagkaiba ng water sa moisture? Yung moisture, yun yung parang amog-amog lang. So that is moisture. Okay, yung sa feeds. Yung sa feeds, they are water sa feeds ha, they are water sa feeds. Yung feeds, may mga water, yung tawag sa kanila is moisture content, no? So they still have moisture, ibig sabihin may basa-basa pa rin sa loob. Yung water, yung parang natural water na makikita mo.
And we have dry matter. Yan, dry matter that that has moisture. And then most important nutrient, no, is water. So water is the most important nutrient. And cheapest nutrient among the six basic classes of nutrients. So what are the functions of water, no? It is metabolic reactions, transport nutrients, temperature maintenance, and physical shape of the cell, and use also as lubricant, pampadulas. Ayan. Water is a compound that is colorless, odorless, hindi siya mabaho, hindi din siya mabango, which contain two molecules of hydrogen and one molecule of oxygen. So this is water. Okay. Sources of water. Animal obtained. Number one, water for the offspring. So the water for the offspring are the cheapest and most abundant. Okay. Most abundant. So the water for the offspring are the cheapest and most abundant. Number two, water from the feeds, because they are moisture, no? It's an economical and not wanted rather than water from offspring. So the water range to 10 to 85% water. So that is already moisture. Okay, water from the feeds. Metabolic water, yung nasa cell natin, no, sa katawan natin, the water produced when the nutrients are completely metabolized in the cells. So this is an example of formulation. Okay. We have the carbohydrates, okay, produce only 60% of metabolic water. And protein produce 40% of metabolic water. And the fats produce 100% of metabolic water. Diba, have you observed sa meat, no? Pag meat, sa meat, pag ginanon mo, it turned juicy, no? So, it, yun, nagkakaroon ng water. So, it's 100% water, okay? Water requirements for maximum tolerance in feeds for storage. Ground feeds, well, yung ground na feeds, no? That it's composed of 11% of water. Small grains is composed of 13% water. Shelled grain, shelled corn, yung shelled corn. Corn, tapos meron pa siyang ano. Yan. So that contain a 15% water. Grass hay, yung ano, horses, yun. That is 20% water. And molasses has a 40% water, and silage has a 70% water. Okay? And we have carbohydrates. Now, let's focus now to carbohydrates. Kasi tayo sa water, let's focus on carbohydrates. Carbohydrates found in plant and animal tissues. Okay? But lesser in plant, but higher in plant, but lower in animal tissues. It is has a simple carbohydrates, known as starch. Okay, there are two types of carbohydrates. We have the simple and the complex. Sorry, so the simple carbohydrates is also known as starch, no? It is easily digested and high in sugar. Ano yung starch? That is a simple sugar. Okay? And we have the complex carbohydrates. Na pagsabing complex, ibig sabihin madaming starch. Okay, madaming starch. So that will give you example cellulose and lignin, which is the energy source and present in cell walls. Okay. So there are two elemental composition for both plants and animals carbohydrates. So yun na nga, very high in animals but negligible in animal tissues. Carbohydrates are the major component of animal food, consisting of about 75% of the dry weight of plants, which provide energy to animals. Carbohydrates contain carbon, hydrogen, and oxygen, where hydrogen and oxygen present in the same proportion with that of water. So yun. We have the classification of carbohydrates. We have monosaccharides. What is monosaccharides? It is a simple sugars that are utilized by the body without undergoing hydrolysis. Hydrolysis. What do you mean hydrolysis? Yung example, magsisweat ka, tapos lalabas yung tubig. Yun. So that is hydrolysis. Okay? So example is, what is our example of monosaccharides? You have glucose, galactose,
fructus, mannose, and xylus. And fructose is the sweetest sugar. Okay? We have disaccharides. Disaccharides, it means dalawa. No, dalawa yung may pasyal. Glucose plus glucose, ganon. Or glucose plus lactose is equals to galactose. Parang ganon. So you have here, these are carbohydrates. Yan. Carbohydrates contain two. Ibig sabihin dalawa. Pagdai, two simple sugars that should undergo hydrolysis with specific enzymes before it is absorbed and utilized by the body. So example of disaccharides is we have maltose, sucrose, and lactose. Polysaccharides. What do you mean by polysaccharides? These contain several simple sugars. Ibig sabihin madami. Okay, we have glucose plus glucose plus glucose plus glucose plus glucose, yun. Plus glucose, yun. Nagising ka na lang na hindi na ikaw ang mahal niya. Ayan. That is polysaccharides. That should undergo hydrolysis, no? At ibig sabihin hydrolysis, kailangan siya undergo ng water resistance. Okay? So, with specific enzymes before they are absorbed and utilized by the body. So, example of polysaccharides, we have starch, cellulose, glycogen, hemicellulose, gums, pectins, and lignin. Okay? So, let's go now to number 3. Fats or lipids. Fats or lipids includes oil. When fats are solid. No, fats are solid. Pero, when there is a room temperature, umiinit, no, it becomes oil. Okay? So, they are about 2.25 times more energy per pound than carbs. Ang production ng fats. Okay? And then, volatile fatty acids din siya. Okay? Volatile fatty acids. We have three types of acids. We have volatile fatty acids, essential fatty acids, and fat-soluble vitamins. Volatile fatty acids, you have example, propionic, butyric, acetic acids. Okay? We will explain that later. And we have essential fatty acids. We have linoleic, arachidonic acids, and fat-soluble vitamins. We have the vitamins, which is ADEK, ADENK. So, fats or lipids present in both plants and animals, but it is more higher in animals. Insoluble in water, pag insoluble in about soluble in either, pag ginamitan mo ng benzene and chloroform chemical, so it will be soluble to water. Yield fatty acids, and glycerol. And then you have contain carbon, hydrogen, and oxygen. So there are classification of fats or lipids. We have the simple lipids, fats. Now there are esters of fatty acids and alcohol. So fats, okay, fats and oils are esters of fatty acids and glycerol. Okay, waxes, okay, esters of long-chain sterols or monohydric alcohol. Okay? So, pag sabi mo naman compound, lipids, it has a combination. Okay? So, it is an esters of fatty and alcohol in combination with other compounds. So, what are those compounds? No? Maraming compounds. We have phospholipids, example, a fat-like compound, phosphoric acid, and a nitrogen base. Ibig sabihin, it is a combination of phosphoric acid and nitrogen base, ang phospholipids. Glycolipids is containing a fatty acids. That is a combination of carbohydrate, that is a complex alcohol and nitrogen base, but no phosphorus. So, ibig sabihin, plus nitrogen, but no phosphorus, ang glycolipids. So, these are the example of fatty acids found in lipids. Saan ba sila nakukuha? No, saan ba sila? Where can you find more fatty acids? Okay, example, if you are looking for a saturated acetic acid, okay, so you are going to use a vinegar because a vinegar is composed of acetic acids. Okay? So, what do you mean by, example also, butyric acid. So, pag butyric acid, saan sila nakukuha? Originated from the butter. Ayan. So, yan. Lumalabas yan sa exam. Kaya yung
ano yung ibang classmates ko, hindi daw nila alam yan. Okay. So you have your caproic, also from water. So ano yung example dito? Usually lumalabas sa exam. Ito, vinegar, coconut, palm oil, yan ang lumalabas. Sa tallow also. Peanut, ito lumalabas din ito. Okay? When you talk about saturated fat, no, fatty acid, it is a type of fat in which the fatty acid chains have all single bonds. So may single bonds na siya. Huwag niyo na po i-memorize yung formula. Baka mabuang po kayo yun. Okay, so that is it is a short glycerol backbone and fatty acids that each contain a long linear or branch of chain of carbon atoms. So that is saturated fatty acids, no? Single bonds. It has a single bonds. Okay? And we have unsaturated, no? What do you mean by unsaturated fatty acids? An unsaturated fatty acids, there is at least one double bond in fatty acid chain. Ibig sabihin, one double bond. Ibig sabihin, dalawa. One double bond. Sa isang bond, merong dalawa sa loob. Okay? So that is unsaturated fatty acids. Okay, so we have, where can you find oleic acid? Sa olive oil. Yan. So, meron tayong fish oil. Ito very common. Okay? And then the corn oil also very common. Yan. So, linoleic. Yeah. And we have saturated fatty acids are those wherein all the carbon skeletons are filled up with hydrogen and one or single bond. Ayan, single bond, single pa po si saturated. So unsaturated ay in relationship na because it has a double bond in a single ano. Okay, so we have nutrients, so another proteins. Okay? Another proteins. We are done with the carbohydrates, the cheap, so water, which is the cheapest one. Carbohydrates, we have also the fats, and then we have the proteins, okay? Proteins is they have simple and complex, okay? Simple is known as amino acids. Always remember that amino acids are the building blocks of the animal. Amino acids is the building blocks of the animal's body, okay? We have the complex, we have glycoproteins, lipoproteins, and hemiproteins. So only a nutrient class that contains nitrogen that average less than 16% and can be multiplied to 6.25. Ito, lumabas ito sa board exam. 6.25 multiplier. So yan lang i-memorize ninyo sa protein. Okay? Pati yung building blocks, lumalabas yan sa board exam. Ayan, so essential amino acids must be supplemented in the diet. So what do you mean by essential amino acids must be supplemented in the diet? Ibig sabihin, sa katawan mismo yan. Okay? Sa katawan. So ibig sa feeds yan, nakukuha yung mga amino acids na yan, yung mga protein na yan. So hindi siya kayang maproduce ng katawan. So kailangan kang kumain ng pagkain para yung deficient mo sa essential amino acids na yan ay mag-balance or mabigyan mag-balance siya or mabigyan din. Okay? Non-essential amino acids naman are synthesized by the protein, by the body. Ibig sabihin, kayang i-produce ng katawan. So hindi mo na kailangan kumain ng ganyang specific na pagkain. So yun, kayang i-produce ng katawan. And we have various absorption rates. So they are egg. No, in egg, there are a lot of proteins also, in animal and in plant. Okay? Proteins contain carbon, hydrogen, and oxygen, nitrogen, sulfur, phosphorus, and iron. So the principal constituents of the organs of soft structure of the animal body. And it's composed of amino acids. Where is my amino acids are the building blocks of the animal body. Classification of amino acids. No, we have essential. Are those that are necessary but the body cannot synthesize. Okay? Essential, importante, no? Necessary by the katawan but cannot be synthesized by the katawan. Kaya kailangan mong i-supply kay kumuha sa mga feeds, ganun, sa mga pagkain. Non-essential, ibig sabihin kaya namang i-provide. Necessary but the body can synthesize. Kaya namang i-provide ng katawan. These are the essential amino acids. Okay? So we have here the
Yan. These are the list of essential amino acids and we have the list of non-essential amino acids. Anong gagawin ninyo? Put it in a visual aids tapos idikit sa wall. Okay? And we have the classification of proteins, no? We have simple proteins, we have amino acids contain only ordinary amino acids. Other organic and inorganic structure. Examples is albumin in egg white, can be found in egg white and blood serum. Number two, globulins, no? Can be found in the seed proteins. Example, yung sunflower, yan, sa sunflower seeds, yan. That is globulins. And we have myosin in muscles and antibodies. Number three, we have glutelins, yan, cereal grain proteins. Okay? Sa rice, corn, adlay, yan, sa adlay. And we have prolamins that is common in most seeds. Maraming seeds you have. Yan, that has a beans, yun. We have histones, globulin of hemoglobin. Protamines, anucleic acids, sperm of fish. Okay? Number seven is scleroproteins or albuminoids. That is fibrous protein. It's like a hair or nail proteins. Conjugated proteins, they are yields other materials aside from amino acids. Okay? That is conjugated, ibig sabihin magkaiba, no? Yields other materials that come aside from amino acids. Examples is phosphoprotein, okay? Conjugated or complex, also known as complex proteins. Yeah. Conjugated or complex proteins. We have phosphoprotein. Ayan, so casein and pepsin containing phosphorus. Glycoprotein, gonadotropic hormones. Saan nakikita si gonadotropic hormones? Saan nakikita si gonadotropic hormones? Ala, nakalimutan na nila. Sa reproductive system. Okay, that is a combination of yes, sir. Ovum and spermatozoa. Sperm. Number three, yes, we have lipoprotein, can be found in the blood, egg, and brain, containing lipids. We have chromoproteins for the pigments of the hormone pigments and then the enzymes. And we have number five, nucleoproteins, that is containing nucleic acids. Okay? Sa langit mo'y bugaw. Yeah, so another nutrients, you have minerals. Number five, we have minerals. And minerals is a chemical elements other than carbon, hydrogen, oxygen, and nitrogen. So there are two types. You have macro minerals and micro minerals. Okay? Macro minerals required in larger amounts. So example, important for several major bodily functions sa katawan. Kinakailangan. Yung mga kinakailangan, yung potassium, yung potassium sa ating kidney, importante yun, sodium, yun. Calcium. And you have micromineral, yan, calcium sa ating bones. Yeah. We have microminerals, now trace minerals required in small amounts or can be a substitute. For example, if nagkulang ng isang micromineral, so si microminerals or sa trace minerals yung nagsasubstitute sa kakulangan. Okay? Example, you have the important for vitamins, yan, ang microminerals are important in vitamins. Hormone synthesis. And it usually work together with other nutrients. So, it works sila together with other nutrients and can be harmful in high levels. Bakit siya harmful in high levels? Kasi pag masobraan siya, magsobraan ka ng pag-take ng minerals, no, may sakit yun. Pag nasobraan ka mag-take ng vitamins, may sakit din yun. Okay? Minerals, when the carcass, okay, minerals, when the carcass of an animal and plant are completely burned, it is reduced to ash. Mineral is ash. Pag makita kayo doong ash, that is mineral automatically. Okay? This is the inorganic elements which are very important to ensure the efficiency of the animal body. So the minerals are classified into two groups. Okay? We have macro minerals, which are found and needed in greater amounts. So we have the calcium, phosphorus, sodium,
chlorine, potassium, sulfur, magnesium. Calcium used for the bone. Phosphorus used for the blood. We have the sodium for water balance. Chlorine for... saan ba yan? Nakalimutan ko na yung chlorine. Nakalimutan ba sa chlorine? Yan. We have potassium. Yun sa katawan natin, sa consciousness natin para hindi tayo mahilo. Ayan. So, sa dugo din yan. Okay. And also sa kidney. Yan. Sulfur. Yan. Also sulfur para i-prevent tayo from sa fungi-fungi. Hindi tayo magkakaroon ng kagid-kagid. Ganon. So, that is sulfur. And again, we have also magnesium. That's also very important in the bones and blood. Magnesium and iron. And we have microminerals, which are found and needed in smaller amount. So we have the cobalt, okay, copper, fluorine, iodine, iron, manganese, and molybdenum. Okay, selenium, nickel, boron, chromium, and zinc. O, yan na, ilalagay ninyo yan sa inyong visual aids. Okay, we have the nutrients. Now, lastly, we have vitamins. Vitamins is required for very specific bodily function. Okay, so we have soluble, we have the ADEC. Memorize nyo to, kasi lumalabas yan sa board exam. Fat soluble, we have the ADEC or vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K. And we have the water soluble. Pag sabi mong fat soluble, ibig sabihin sa fat siya mismo, it's a fat soluble, hindi siya basta-basta na agad na na-absorb or na mimix with the water. So it should be a flat fat soluble fats. And we have fat water soluble, no? Soluble siya or solute siya doon sa, can be dissolved in the water. So we have vitamin C and B complex vitamin. So ang ginawa ko dat, di ba yung sinabi ko sa inyo, you are going to search for the from vitamin B1 to vitamin B12. I-search nyo yan, ang mga pangalan nila. Okay, so i-search nyo yung pangalan. Basta ang alam ko lang, ang B1 is thiamine, B2 is riboflavin. Tama ba, riboflavin? Ang B2? Yes, sir. Ang B12? Yes, sir. Ang B12 is cobalamin. Cyanocobalamin. Cobalamin. Yes. Yeah, so, yan. Kasi may mga iba-ibang term. Alam ba sa board exam, hindi nila gagamitin yung word na B1, B2. Hindi yung ginagamit nila. Ang ginagamit nila, tayam. Cobalamin. Ito ngayon, hindi mo alam. Ay, ba B12 yun? Hindi mo alam ng B12 dyan. So, yun. So, dapat alamin mo yung ibang term nila. So, you research on toxin. Ay, meron natang, meron ka nung list, Stephanie, Jason, may list kayo nun. Baka pwede nyo i-share doon sa GC para, hindi na mag-serve kasama ninyo, classmates ninyo. I-share nyo na lang sa GC, ha? May mga list na yan sila daan. Okay, so we have vitamins. Yan, vitamins are organic substances that are essential for the maintenance of health and life of farm animal. Though needed in very minute amounts. So, kailangan talaga sila in every minute of amounts. So, classification of vitamins, you have the fat-soluble vitamins needed for the maintenance and functions of body tissues and organs. So, these are the very example of the vitamins. You have the ADEC, vitamin A, D, E, and K. Vitamin A sa mata, vitamin D sa bones, vitamin E sa skin, pag wala kang yung malakang calf, malakang ubo, sipon, gano'n. Vitamin K sa blood at saka consciousness. It can be stored in the body tissues in excess of body need. Kaya nga sa fats, it can be stored. Saan yan nasa stored? Sa fats. Sa fats yan nasa stored. Kaya nga fats soluble vitamins yan siya. Kasi pag sumobra, it will store in the fats. Okay? Number two, we have water soluble vitamins. Yan, this one. So marami pa ito ha? B1, B2, B3, B4, B5, hanggang 12. Hanapin niyo yun. Then we have, si Jason na pala pa-release na lang ako, Jason. I-encode mo na lang. And then, ilagay mo na lang, type mo na lang sa GC. And water-soluble vitamins needed for the metabolic processes through the enzyme systems of the body, which they are part of examples. What are, they are part of. Sabihin, sama sila.
We have vitamin B1, which is thiamine. Vitamin B2, we have riboflavin. Pero yung sa list na binigay ko sa inyo, yung deficiency, yung word documents, meron doon ang mga definition na ito. Thiamine, riboflavin, pati mga example ng mga diseases. Or deficiency, meron doon. Check nyo yun. And we have vitamin B6, which is pyridoxine. And we have vitamin B12, that is cyanocobalamin or cobalamin. And we have biotin, that is vitamin H. Okay. We have choline. We have folic acid, that is terol glutamic acid. Yan. And we have vitamin C, ascorbic acid. Yan. Itong folic acid sa mga buntis, yan. Pantothenic acid, ito din. Hanapin nyo yan. And we have niacin, nicotinic acid. And we have lastly, we have the para-aminobenzoic acid or PABA. So that's all. So that's are the six basic classes of nutrients. So we have the water, the fats, the protein, carbohydrates, minerals, and the vitamins. Estimate feed analysis separates feed components into group according to feed value. So yon. So dapat alamin mo muna kung ilan ba dapat. So this is a feeds and feeding, ha? Feeds and feeding na tayo. Okay, feeds and feeding. Kasi in-include ko na lang sa animal nutrition. Feeds and feeding. So kailangan mo na yung feed analysis, yung approximate ibig sabihin tama, accurate yung analysis mo para mabigyan mo ng accurate sample or accurate na nutrient yung hayop para hindi kulang-kulang. And then components measured, ano yung components measured in the feed analysis? So mini-measure mo yung water, yung crude protein niya, yung crude fat, yung crude fiber, yung nitrogen, free extract, and the ash or known as the minerals. Okay, so these are the animal deficient of the following nutrients. Example, pag nasobraan, no, if there are disease caused by a carbohydrates deficiency. No, pag nagkulang sa carbohydrates, that will give you a deficient, ang tawag doon sa sakit na yun is marasmus. Okay, that is marasmus. Pag nagkulang naman, no, nagkaroon ng deficiency sa protein, sakit na kwashiorkor. Charot, kwashiorkor. Okay? And pag nagkaroon ng, pag nag-lack or nag-deficient sa vitamins, so that is a disease called avitaminosis. Okay? Pag nasobraan ka sa vitamins, pwede kang mahilo. Ayun. So these are the schematic presentation of feed and its proximate analysis. So ito ginagamit lang namin to sa ano, ha, sa klase lang. So I just, if you have time, you can ano naman, pag gusto mo talaga malaman of how it process, kung sino yung mga kalak-alakan niya. Yun, paano siya na-distribute. So you can study this one. And we have the percent in feed, so we have the nitrogen balance, is equals to the nitrogen minus the nitrogen in feces. Okay, so the nitrogen in feed utilized or retained in the body is negative or positive nitrogen balance. So dapat alamin mo yung nitrogen balance. Okay, so these are, the summarization of our discussion. So we have the monosaccharides, no, in the carbohydrates. So yun. So you have the glucose, galactose, and the fructose. So kindly, ano na lang, search na lang yung, di ba we have slides doon sa folder natin. So animal nutrition, tingnan nyo doon, there is a PPT on that PPT doon sa folder na yun. So hanapin nyo lang doon. And then, these are absorbed directly with the benefit of digestion. And then we have the disaccharide. Yan, disaccharide, pag sabihing dalawa, ibig sabihin it is a plus, plus, plus. Okay, ano ang ibig sabihin? Si maltose or maltase, maltase ang kanyang enzymes, no, to make a maltose. So ano yung anyang ano yung kanyang simple sugar? There's a glucose plus glucose is equivalent to maltose. Okay? We have the glucose plus galactose is equivalent to lactose. We have glucose plus fructose is equivalent to sucrose. Okay? And you have the polysaccharides, no?
A starch has an enzymes of amylase. Okay? Amylase break down into starch. Okay? So, it is composed of glucose raised to the power of 3 or 4. So, that is already a glucose plus glucose plus glucose plus glucose. So, that will give you starch. Okay? Or, yeah. And so, it can be starch or by the use of amylase. Glucose plus glucose plus glucose with the enzyme amylase. So, that will give you a starch. Okay? So, glucose plus glucose plus glucose plus glucose with an enzyme hemicellulase. That will give you hemicellulose. Okay? And we have fats. Okay? Fats naman. So, we have saturated and unsaturated fatty acids. Okay, emulsifiable by the bile and the lecithin. Bile is can be is produced by a liver and lecithin is produced by a pancreas. Okay? We have here lipase, a enzyme lipase for the breaking down of the lipids or fats, and then we have the glycerol here and glycerol that will give fats. Fatty acids, and we have actually two types, unsaturated and saturated fatty acids. And we have the protein, and this are the essential, okay, amino acids. So, yun. So, the enzymes, sorry, these are the enzymes, pepsin, trypsin, yan. These are the enzymes that use in the making of protein, no? Amino acids plus amino acids with the enzyme of pepsin that will give you protein, okay? And we have the vitamins, okay? So, and we have minerals, macro and micro minerals, and water. They don't have as structural and chemical changes takes place from the digestion and to absorption. So, walang nagbabago sa kanila, okay? So we are done with the digestive process, no? Ang hindi lang natin napag-usapan yung stages of rumination. Okay, what are those stages of rumination? Sige nga, you can answer me. What are the stages of rumination? Yan ang hindi natin pinag-usapan ng digestive system. What are the stages of rumination? Regurgitation, remastication, trash swallowing. Okay. Okay, the rumination is the stages of how the pagkain. In ruminants only, ha? Paano ang process ng rumination? Okay. The ruminant, only in ruminant, ha? The ruminant or cud chewing is the process, okay? Is the process by which the cow regurgitates. Okay? Ano ibig sabihin ng regurgitates? Kinakain, no? Chinichew niya, chew. Ano? Regurgitate of feed. Tapos, previously consume feed and choose it further. Okay, so that is, andali. Gawas. So, first is the regurgitation. Okay, nire-regurgitate niya. And then, chewing. Okay, and then sunod is remastication. Okay, or remastication or rechewing. Rechewing. Di ba nga nilalabas ulit yan ng karabaw? Ng mga cattle niyan. Rechewing or remastication ang tawag doon. And then next is resalivation. Yun. And then resalivation or insalivation. Ayun. So insalivation. And then lastly, we have the reswallowing or deglutition. That is already pag nasa ano na siya, nasa katawan na lang, nasa stomach na. So ilalagay ko na lang dito sa chat para makita ninyo. Okay? So we have here regurgitation. Process of rumination. So what are the process of rumination? Is you have regurgitation,
or also known as yan, or Richie Wing. Ayun. Richie Wing and the regurgitation of feed. Regurgitation of feed. And then followed by Richie Wing. Richie Wing or remastication. Yan. Or remastication. And then followed by resalivation. Salivation. Or insalivation. And then we have, lastly, we have re-swallowing. Re-swallowing. Okay. So, re-swallowing or big lotion. Okay? So, yan. 100% lumalabas for exam. Present yan lagi yung process of rumination. Usually, babalik-balik yan na tanong. Twice yan siya nalalabas. Pabalik-balik yan na tanong. Okay? So, yan ang inalagay ninyo. Si! Labas ba? Labas. Ma! Si! Parsa! Nakaso nakapasok. Ayan. So, that is the process of rumination. Okay? Magakat. Ano siya? Magakut. Notes yan, tapos ilagay ninyo sa inyong visual aids, ha? So, that is very important. Yan lang ang hindi natin napag-usapan. Okay? Sa digestive systems. And then, proceed na tayo sa iba. We are done with this. Okay, out ko muna to. So, we proceed to okay, let's proceed to the nutritional diseases. Okay, nutritional diseases of the farm animals. Ayan, so, ayun, paunahan ng sagot ha. Paunahan ng sagot. Tignan natin kung sino nakasagot dito. Okay, so open your mic if you want to answer. Okay? Okay, what deficiency is this? Goiter. That is goiter. Very good. Iodine. Goiter, that is lacking in? Iodine. Okay, saltiness. Dapat saltiness. Next, we have? Okay, this one. Deficiency in? Stepping, correct. So that is goose stepping or vitamin deficiency in pyridoxine. Not pyridoxine, that is B. Vitamin B6. Vitamin B4. B6, sir. B6, sir. Yan. B6 pa. B6 pa lang pyridoxine yan. Pyridoxine is vitamin B6. Okay, so this one. Ano yan, sir? Blindness. Vitamin A. Deficient in vitamin A. Very good. How about this one? Ganun din, sir. Blindness pa rin.
That is deficient in vitamin A. A. Vitamin A. How about this one? Ano yun, sir? Yung... Yung... Saan tawag na eh? Niacin yun, sir. Deficient in niacin. Di. Di. Vitamin B. B1. This is A. B1. Deficient in B1. So that is obviously B2. Bonus. Thiamine. Okay, next. Ito. Ano yun? Sa hair niya na, sir? Hair. Cobalt. Oh, yes. Correct. It is deficient in cobalt. So that is a rough hair coat. Ibig sabihin, wag yung kanyang hair. Okay? Deficient in cobalt. How about this one? Ano sa? Skin mo na sa talaga. Di matanda, sir? Tawag na sa skin. Derma ba? Sige, tawag na. Derma. Deficient. Dermatitis? That is a dermatitis and deficient derma, like, in? Vitamin... Dermatitis? Vitamin D. Oh, vitamin D. D? Okay, that is biotin. Deficient in? Pyridoxine and biotin. B6 and... Ano sa biotin ganun? Vitamin... 7. Vitamin B7. B7 and B7. Vitamin C. Okay. Eto. Ano yan? Yung paralyze. Parang paralyze yung ano niya. Ano mong vitamin to? This is an example of curled toe paralysis. Okay, na paralyze siya. That is lacking in, deficient in riboflavin or B12. How about this one? Vitamin C. This is scurvy. This is scurvy. How about this one? Itong mag-usap-usap yung color. So, talaga na. Vitamin that K. That is still vitamin K. Okay? That is copropagy. Deficient in potassium. Okay, how about this one? Nagkaroon ng fat sa loob ng blood vessels. You are deficient in? Selenium? Yes, that is chromium. Sorry, chromium. Iba din selenium. Yung... Saan ba yung selenium? Fatty acids yun, sir. Sa dugo din yun. Sa dugo din yun, actually. Deficient in yes, sir. So this is a deficient in chromium. So it is atherosclerosis. Okay. How about this one? Deficient in? Iron, sir. Iron. This is? Anemia. This is? Anemia. Very good. How about this one? Beriberi, sir. Beriberi. That is deficient in? B1. Very good. Diamine. How about this one? Alopecia. Yes, alopecia. That is deficient in pyridoxine. I thought that was palak ba? So, gzaya ba? Napahak? Okay.
Patak yun. Sige, sige. Next, we have deficient in? Ay, Abortion. That is deficient in? Vitamin A. Tama, A. Correct. That is vitamin A. Abortion or vitamin A. How about this one? Liver necrosis. Correct. That is liver necrosis. liver necrosis. So this is a white muscle disease. White muscle disease. Parang liver necrosis, di ba, ang forma? Yes, sa akin, di ba, liver necrosis. So that is the deficient in selenium and vitamin E. Mm. Oh, this one. Hindi na makatayo. So yun na? Ang deficient yun. Calcium? Sa matanda, anong tao? Ay, ano sir? Matanda? Diba sa yang iba din sa matanda, di ba? Mag-dictum siya. Oh, nilisan. Ay. Mag-dictum, sir. Ano na ito, dito. Okay, that is tetany. Ay, oo. Oh. Magnesium or tetany. Natetano siya. So it is deficient in magnesium. Sir. How about this one? Yung nag-wave yung back niya. Sway back. Oh, sway back. Very good. Upper? Deficient in? Copper. Yes. Copper. Next. This one. Crazy chick. Ayun sir, nakalagay. Vitamin E. Yeah, that's crazy chick disease or encephalomalacia. Encephalomalacia. Or deficient in vitamin E or selenium. How about this one? Favorite like ko to. Like that, ano? Ay, katong stargazing. Ako sa tayo, stargazing. Very good. That is stargazing. And it is deficient in iodine D1. Yeah. Favorite ko yan, stargazing. Sana all. Ayak na ka, ano? How about this one? Or this one? Sayang? Sayang, that is? Rickets ko. Katong dagso, like one. Rickets. Namagayon niyo ba? Pag-a ba yan? Rickets. Rickets. Calcium. Osteomalacia. And vitamin E. Adult matanda. Osteomalacia. 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 How about this one? Deficient in? Deficient itong mausap ang color. Sure color yun, di ba, sir? Sa color sa ano? Tawag na yun? Oo, sa color yan. That is phosphorus or pica. Pica. Oh, pica. Common pica diseases. Pica de. Common diseases sa kabayo, no? Mag-iba yung kulay niya. Or nalalasaw yung kulay ng ano, hair niya. So that is deficient in phosphorus. How about this one? Calling one ke? Nanong house ken? Ay, kuan. Sige, masyarakat na. Ano may? Gibuti. Nagkaroon ng malinges yung mga mag-tics. Tics. That is sakit na parake. Parakeratosis. Parakeratosis. Sa zinc. Okay, next. This one. Osteomalacia. Osteomalacia? Okay, that is osteomalacia, deficient in calcium, phosphorus, and vitamin D. How about this one? Saan na, sir? Liver? That is liver necrosis. Ay, more than deficient in selenium and vitamin E. How about this one?
This is Erosis. Wala man. Ferrosis, that is deficient in manganese and choline. Okay, so that's all for tonight. Ayan, thank you class for attending or for listening or listening to me. But before that, bago kayo umalis, isa-isa muna tayo magsasagot kayo ng mga tanong ko. Let's start with Ma'am Rosalie. Ayan, good evening Ma'am Rosalie. Yan. Ma'am, I have a question for you, Ma'am Rosalie. My question is, what is the cheapest nutrient in the body of animals? Water. Very good. It's water. Okay, let's go now to Stephanie. Thank you very much, Ma'am Rosalie. Yes, ma'am. Ayan, very good. How about Stephanie? Okay, Stephanie, my question is, it is a nutrients of the body of animals that